kanyang matandang to. Munti pong mapurnada yung alembong ni Lucille. Alembong, gumising ka naman! Mabuhay ka! Alembong, ano ba gagawin ko dito? Nay, alam mo naman nagda-drive ako eh. Anak, gusto ko lang naman malaman mo na okay na ulit yung altar mo. Eh, hahanap na lang ako ng kandado dito sa cabinet para hindi ka agad mabuksan. O, dapat lang. Siguraduhin yung walang makakita niyan, ha? Oo naman. O, itong cellphone ni Fred, ano gagawin ko dito? Burahin niyo lahat ng videos, lahat ng pictures na ebidensya, tapos ilagay niyo dun sa may kusina para makita ng mga katulong. Eh kung sirain na lang kaya natin tong cellphone niya? Nay, mas lalong pagsisimulan niya ng pagdududa, no? Lalo na pag nawala yan o nasira yung cellphone na yan. Isa na lang naman yung problema ko eh, si Angela. Kailangan ilayo ko yung visit na babaeng yun kay Gerald. Oh, sige. Okay, ako nang bahala. Okay ka na, Tay. Tay. Gerald. Gerald, tama na. Tama na. Please, tumigil ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi na mabubura yung nangyari. Sorry, Angela, hindi ka tanahan kayo. Hindi ko na kaya pa mag-aksaya ng panahon. Lalo na kung kaligtasan ng Gerald yung nakasalanan. Bakit ba kasi ayaw mo
pagpipilitan mo pa rin sa akin yan, no? Oo! Dahil sa'yo kung bakit napahawa sa tatay, Fred! Sino mo naman kasi nagsabi sa kanya tungkol sa imahen na siya nagkayuma? Sino kaya ang kasama niya bago siya mahulog doon sa tulay, no? Sino kaya? Huwag mo ipasa sa akin, Sisi! Kapag napatunayan ko na kasalanan mong lahat ng to, pagbabayaran mo lahat ng kasamaan mo! Flatline! Clear! Upward tree! Clear! Time of death, 11:04 p.m. Wala akong kasalanan dito. Kailan mo ba kami titigilan ni Gerald, ha? Dahil sa ginawa mo, pati si Tatay Fred, dinamay mo! Ano? Babaliktarin mo ba ako? Pwede ba tama na? Wala na ang tatay ko. Patay na ang tatay ko. Tatay Fred, tatay Fred! May mula na si tatay Fred. Huwag mo ako sa gano'n, Angela.
baka ikaw ang sunod ko. Bakit naman ako hahawak ng ganyan? Teka, patingin nga. Dapat ka nga rito. Parang kilala ko yung cellphone na yan, ah. Ah! Doon yan sa tatay ni Gerald. Naku, itago mo muna. Baka mamaya hanapin. Sige po, ma'am. Okay, salamat. Nasa katulong na yung phone ni Fred. Sa wakas, tapos na rin ang problema ko dito sa ospital. Ang kawawang Angela hindi pinaniwalaan ni Gerald. At ang pinakamaganda, patay na si Fred. Ayos na ayos, anak. O di wala nang bakas ng mga asungot ngayon. Eh, kasana naman niya yan, no? Tama ka, Nay. Kung nanahimik lang sana siya, sana buhay pa siya ngayon. Eh, mas pinili niyang ako ang magpatahimik sa kanya. O, so papaano? Magdadrama na tayo ngayon yan. Malamang. Kailangan nating magdrama na nagluluksa tayo. Fine! Pero anak ha, kailangan yung damit ko maganda, tsaka yung makeup ko dapat waterproof. Ikaw na mag-asikaso ng burol. Kailangan ko siyempre makiramay. Mahirap na drama itong gagawin ko, ha? Hayaan mo, anak. Akong bahala.